Yung sa Paris. Dami mo kayo? Dami mo kasi dadaan ng mga... Ito ko na yan, kaya mo. Rich yan. May pang-design. May nag-gagano? Ay, hindi ba yan sa Venice yan? Yung book na yung Jerome? Gondola naman po yan, ma'am, yung sinasabi niyo. Sinanda namin. Di ba nag-gondola? Oo. Eh, pa kung gusto niyo mo, picture ako kayo sa tapat ng tulay ni Lola Basyang. Sige. Sige po, akin na picture. Ano niyo? Ano niyo? Ay, hindi ah. Ayan eh. Dali, pwede pa supply. Sige po. Ibaba natin, ma'am, yung plastic para hindi makano sa ay. Baka mahulog kayo. Ay! Mano? Ma'am, relax lang po. Ah, wala kami driver. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. One more, jump shot. Thank you so much. Thank you. Bali, naging pito po kayo, ma'am. Kasama yung manananggal at saka kapre, ma'am. Batik malang. Ay, siya ba yung mga kwento niya? Opo, bali yung tulay na to, ma'am. Ah, nakapag-join na po ba tayo ng Heritage Walking Tour? Oo, galing kami doon. Ano na pala akong tipin ko ito. Pwede rin refresher tour. Ah, lalaki si Lola ba siya? Opo. Ang lalaki? Nakapag-join na nga tayo. Ito, hindi na po. Next skip. So, dadagdagan ko na lang yung kalaman. Yung tulay na yan, yan po yung tinatawag namin dito na tulay ni Lola Basyang. Okay. Kaya tinawag siya na tulay ni Lola Basyang dahil sa kanyang mga karakter, yung kapre, manananggal at tikbalang. Ayun naman po si Lola Basyang. Sa kanang side natin. Si Lola Basyang, sabi ni ma'am, sa totoong buhay, siya po ay isang lalaki. Siya po si Mr. Severino Reyes. Bakit siya naging... Ito ay totally kung saan may ilog nito na maliit. Yung ilog na maliit, pinalaki, nagcombine sa dagat. Kaya ito ay tawagin na brackish water. O tawagin nila ma'am na labang. Kasi nagsama yung alat at tabang. Yan, yung kanyang alat ay galing ng West Philippine Sea o South China Sea. Yung kanyang tabang naman ay galing doon sa bundok, yung tinatawag nilang Mount Natib. Yung bundok na kung saan yung mountain na hindi naging aktibo yung ano na yun, ma'am. Mount ano yan? Mount Natib. Natib? Opo. Kung saan hindi naging aktibo. Kunan ko kayo dito, ma'am, sa ilalim ng tulay para makuha natin yung ano ng simbahan. Oo nga, no? Ganda. Malayo pa ko. Di makita yung tulay. Yun, okay. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ay, hindi nang thank you. Kung magpipicture-picture naman kayo, pwede kayo tumayo sa harap. Huwag lang tatalo mo. Good luck po. Every Sunday po may misa dun? What? Every Sunday? Yes, ma'am. Ang misa niya tuwing linggo, 10:30 to. Kaya lang, isa lang ang misa nila, ma'am. 10:30 lang? Okay. Pero yung simbahan na yan, marami na lang natin sa dyan, ma'am. Ay, replika siya ng alin? Ha? Replika ng alin po? Replika siya ng simbahan ng Balanga, Bataan, St. Joseph. Kung tawagin siya ay Santuario de San Jose. Pwede pumasok? Pwede po, ma'am. Bukas siya? Opo, anytime okay. Lang po yan, ma'am. Nakabukas po siya. Okay, silipin natin, ma'am. Opo. Kaya yan po ang nakuha nila ni Mr. Acuzar na simbahan. Kung saan si Mr. Acuzar tubo sa ng Balanga, Bataan. Kung saan doon po sa mismo ipinanganak sa bayan ng Balanga, kaya yan po ang kinuha niyang replika from Balanga, Bataan. Parang sa nasi meron sa Venice. Kasi ito si Mr. Acuzar tubo sa ng Balanga, Bataan na kanyang misis naman, tubo naman ito ng Pulilan, Bulacan. Mayaman sila. Ha? Mayaman na mayaman. Abali si Mr. Acuzar, isa po ito nagmamayari ng New San Jose Builders. Mga kondo. Yan. Mga kondo. Sila mismo mga magmamayari. May edad na siya? Ha? May edad na? Abali si Mr. Acuzar, ma'am, ay running to 63 pa lang po. Single? Single ba yan?
Ah, married. Taga Pulilan, Bulacan yung asawa. Ah, kung ano. Yan pala, yan din namin rin ang pinag-driver. Pala nga, dun kami magkikita ni Manong Ching tomorrow. Yung kanyang asawa naman, ay si Mr. Acuzar naman, isa po itong architect, ang kanyang misis, isang designer. Engineer, designer ang kanyang asawa. Match. Kung saan ito, yung kanyang asawa na babae, kapatid ito ni Paquito o Chowa. Sino ay, yun? Yung dating executive secretary ni Aquino. Pinoy. Tapos naging official ng gobyerno. Chowa, yung bading? Hindi po, ma'am. Kapatid nila yun, yung isa. Ah, okay. Yung isa pa na lalaki. Kaya nung EPIC Summit 2015, dito po yan ginanap. Diyan po yan sa malaking gusali na yan, ma'am. Sa Hotel de Oriente. Diyan yung breakfast, di ba? Opo. Diyan po yung breakfast. Yan ang mga natandaan eh. Yan ang mga tinatandaan. Yan yung hotel na yan, ma'am. Yan po yung napagdausan ng EPIC Summit 2015. Concert na Rebalera, si Marichan, Binibining Pilipinas, ni Aiza Segura. Diyan po yan. Bali yung hotel na yan, hindi na sa asin naging room na hotel, kung saan sa po itinawag na namin dito na convention center. Eh, ba't parang walang laman yung simbahan? Wala pa talaga yung gano, ma'am. Pero nag-misa dyan? Opo. Saka may kinakasal? Opo. May ano po yan, ma'am, pag pumasok kayo, doon yung makikita. Sa loob. Yan. Papasok tayo dyan sa kanal. Yung kanal na yan, replika ito ng Estero de Binondo. Pero bago sa lahat, bago tayo pumasok, yung nasa kaliwa natin na bahay, yan naman po yung from Hagonoy, Bulacan. Ito yung bahay na to, pinakabaha, pinakabatang bahay na nailipat dito sa Las Casas taong 1936. Pinakabatang bahay po siya. Ang nakuha sa kanya ay 90% sa kanyang original. Ano siya ngayon, hotel? Bali, ito mama issue house lang po siya. Pwede nyo ito pasokin kahit kayo-kayo lang. Pero sabi nila, bago kayo pumasok, kumatok kayo para pagbuksan kayo ng mayari. Joke lang po. Mabiview natin dito yung room natin. Yan. Pag pumasok tayo riyan, yung tulay na dadanan natin, ito tinatawag namin dito na Lambingan Bridge. Yung Lambingan na yan, ma'am, may butas sa gitna. Yung butas niya, yun naman yung tinatawag na wishing well. Kaya tinawag sa wishing well kasi noong unang panahon, yung magkasintahan, dyan nagtatagpo, naglalaglag ng bariya para makapag-wish sila. Pero sabi nila, kung wala daw kayong bariya, may kasama kayong di kaaya-aya, yun ang laglag nyo. Nadepende pa daw yan mong setatapon nyo. Kung piso nga lang daw, mabagal daw dating ito. Siguro pagpapil yan, may chance sa kayo. Yan, yan po yung kanyang butas na mo. Ito yung sa atin, di ba? Yung sa atin eh. 14 auto ba to? Opo, 14 auto. Yeah. Ito ma'am, kabila yeah. Sa kanan. Ay, 19 po yun. 14 auto ba? 14 po yun. Aksesory, ano po kayo ma'am? 14. 14? Yeah. Ito ma'am, sa kanilang doon. Hindi yan, yung isa. Ito. Opo, yung isa doon ma'am. Oo, magatapak na pala. Ito ang tinatawag namin na replika ng Estero de Binondo. Ganito yung Binondo natin noong unang panahon. Kaya lang ngayon, kasamang palat, iba na ang ating Estero de Binondo. Yan yung mga gusali na yan, nasa harap natin, yan yung tinatawag namin dito na mga aksesoryas. Yan yung mga hotel. Tulad niyan, nag-check-in kayo. Yan, overnight, pwede dyan. Ito yung building 14, ma'am. Yan, yung kanal na to, ito yung tinatawag nila na Chinatown doon sa Binondo noong unang panahon. Pati itong mga buildings ganito? Ha? Ganito kunyari yung building? Opo, ganito talaga ito, ma'am, dati, ma'am. 33 to 35 person, magkakaroon kayo ng swimming pool, Paul Butler,
service, security, standard cocktail, kasama na rin ang inyong pagkain, ma'am. Capacity niya ay 33 to 35. Hindi sa maliliit na isang bahay lang kung saan tatlong bahay. Buong kailan. 10, may bridge. Ayan, yan po nasa kanan, ma'am. Yung nandito sa gilid, Gapan ni Basia, yung nasa gitna, wala nga bataan. Yung nandun naman sa kabilang side, yung dolo, Bicol, Erosene. Lahat yan 250,000. Opo, tatlo ba yan? Tatlo. Ah, tatlo lahat. Tatlong bahay na 250. Hindi sa bahay. Buong island po siya na 250. Ah. Yung tatlo, 250. May nagre-renta niya? Marami po, ma'am. Ayan. May mga kasal? Patuloy niyan, buong po. Kasal, family reunion, yun. Ay, yun. Bahay sa pang-sampung tao, ina-expect nyo? Ha? Sabi mo kung 30 to 33 to 35. So sa isang bahay, mga 10 people? Opo, 10 to 11, ma'am, ganun. Pero yung loob niyan modern, ah, o hindi? Hindi po. Ganyan talaga kung anong itsura ng bahay doon, ma'am. Ganito rin. Kasi ito, total ito, ma'am, mga original ito, ma'am. Ah. Kasi lahat ng parts ng bahay nadala nila rito. Okay. May aircon yun? Opo, may aircon na. Inanuan na lang nila ng aircon. May toilet. Opo. Kompleto po siya. Ano sinabi sa talagang mayaman na sila o yung mama nila? Ah, bali ito talaga, ma'am. Hindi ito talaga mayaman. Kung saan, sinister ako sa akin, nung ito sa totoong buhay, mahirap lang talaga ito. Kumbaga, no, anyang buhay nito, ma'am, ito sinalaysay sa amin, sa dating isang vendor lamang, sa po ay isang nag-ice drop, nag-ice cream. Harang si Henry siya. Opo, ngayon ang ginawa niya, dahil gusto niyang umahon sa hirap, nag-sit-up siya. Ngayon, nagpakita siya ng ano, sa ginawa niya, dahil sa ano, nagpursigi siya. Ngayon, nung siya, nagplano yung mag-asawa dahil mahiling na sila mag-travel sa Manila. Bakit dahil ka sa Pilipinas, walang tinatawag na heritage. Ngayon, ang pinag-isipan nila, bumili ng isang bahay hanggang ito ay nagdikit-dikit mo. Pero ang total ang lupa niya dito ay maliit lamang. Ngayon, ang ginawa niya dahil bawat katabi ng lupa niya ay nabibinta na sa kanya. Kaya umabot ito ng 400 hectares na ganyan lupa. Sa 427 hectares pa lang ang nabibilap dito. Kumbaga nung marami pang bahay na mabibili niya sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas. Ay, ginagawa nga dyan sa may entrance, ha? Opo, marami po, ma'am. Ganyan. Tulad yan, yung nasa harapan natin, yan yung naman, yung tinatawag naman namin dito na Batangas Island. Yung island na yan, yung isla, nabubuo naman siya na puro Batangas ang bahay. Yung nandun sa likod, balayan, ito naman yung lumang-luma, San Juan, Batangas. Yung San Juan, ang nakuha nila dyan, 95% sa kanyang original. Sa 95%, kasama lahat ang gamit ng bahay, kasama na doon yung may-ari ng bahay. Kaya kasama ang mayari, ma'am, yung pinting ng buong pamilya. Dahil yan. Kote mo yung kama nila, kote mo yung mga gamit sa kusina nila, kote mo yung mga tiles nila, dahil yan, ma'am. Kaya 95%. Bakit walang vegan house dito? Ay, yung vegan, ma'am, hindi na talaga total ito makukuha kasi permanent na talaga sa buong. Because. Kasi, ma'am, kung saan, UNESCO. Ano nang vegan, mga totaling original houses po ito. At saka totally na talaga na nakatayo na ito doon. Generous sa vegan. Ang mapapansin nyo yung mga design natin, sa kabilang side ay mga bricks, yung kabilang side naman ay mga tiles. Yan ang tinatawag namin dito na tiles mosaic. Kasi ang tiles, sayang kung itatapon ang ginawa ni recycle para mapakinabangan.
Makikita niyo sa mga step, o, yan po. Sa mga painting. Hindi sa painting, ma'am. Saan mga tiles mismo. Yung mga retaso. Tulad niyan, pag nabibili ang bahay, nasisira ang tiles, dinadala rito. Ngayon, dahil wala nang tiles na masira, sila na mismo nagsisira. Binabasag na nila. Paano tinatransport yung bahay? Yung bahay, ma'am, pag nabibili, ang ginawa niya, pinipitsura nito bawat gamit ng bahay. Tapos pinilalagyan niya ito ng mga tanda, marker, yan. Tapos alisin niya ng piece by piece, column by column, blank by blank. Bawat gamit may tanda sa o kaya marker. Para kahit magkahiwa-hiwalay siya, pag dinala rito, may babalik sa dati pinaglagyan, ma'am. Kumbaga ng bahay, para sang puzzle. Hindi siya replica, ha? Hindi po, ma'am. 95%. Totally itong original na 95%. Hindi napapasok yan. Napapasok lang ito, ma'am, pagdating ng gabi, kasi walang nagagawa. Ginagawa pa kasi lantern, ma'am. Hindi pa kasi tapos yan. Pero hindi pa namin alam sa ngayon kung mapapasok ito, kasi may mga nagagawa sa ngayon dyan, ma'am. May swimming pool din po yan, ma'am, nandito sa gilid. Tatlong bahay din po yan. Nangyay pa isa, oh. 250 din. Hindi pa namin alam, ma'am, kasi hindi pa sa tapos. Hindi ito kagaya dito, ito yan, yan. Tatlong bahay din siya. Ito, hindi pa namin alam kung panilintahan niya o magiging show house here. Depende sa kanya, ma'am. Yan, ito naman yung isa, yung nasa kaliwa. Yan naman yung from Mayhay, Laguna. Mayhay, Laguna, pinakapangalawa, pinakamatandang bahay na bato na naitayo sa buong Pilipinas. Naitayo siya taong 1744. Yung mas matanda riyan, matatagpuan nyo sa Cebu. Kaya lang, hindi nakuha ni Mr. Acuzar dahil yung bahay nagsisilbi sa bilang isang seminaryo. Yung bahay naman na yon, naitayo sa taong 1736. Ito naman, sa loob ng Pilipinas, pinakapangalawa siya, pero sa loob ng kanyang Las Casas, siya yung pinakamatandang bahay. Yun naman yung kulay puti na bahay, yan naman po yung galing sa Quezon City, New Manila. Yan po yung almost 90 years nakatayo sa Baliti Drive. Yan po yung galing sa Baliti, White House. Kung saan yun po yung pinagsusuti na noong nakarap panahon. Edi may white lady dyan. Ayong sinasabi niyo, ma'am, depende lang po yan sa package. Yan po yung pinagsusuti na noong kagaya ng horror movie, o katukat, o malaw na release, nakakabakaba, yan yung bahay na yan. Yung bahay na yan, nung napunta rito, kung saan, dyan po kayo nagpa-registered kanina. Para kunyari may kaya o mayaman, nakakuha tayo ng idea, corner ng ano yung sabi doon? Corner. Datang corner lagi. Crown. Ano? Crown. Crown. Kaya si Manny. Ito yung replica ng simbahan ng Palanga. Anong busiest month niya dito? Po? Anong busiest? Pinaka-busy? Running. Hindi ko maraming nila dito, ma'am. Ano yung pinaka-maraming tao? Dito, ma'am, sa loob. Kadalasan dito, ma'am, ano? Peak season. Summer. Summer? Opo. Summer, December, yan. Yan ang karamihan dito. Siguro ang hindi yung maulan, ano? Pero ang karamihan talaga dito, ma'am, summer. Talagang kung mag-check-in kayo, maaga pa lang magpapareserve na kayo. Pumis talaga, ano? Fully booked talaga. Ito yung kotse na. Ken? Ewan ko. Pataligan ka ba yung park? Hindi. Mapapansin niyo, ma'am, ito hindi. Yung totaling ilog nito, ma'am, o. Ang ganyan lang kalaki yung ilog na yan. Maliit lang yung ilog na yan, ma'am. Ganyan lang kalaki ito dati. Yan yung galing doon sa bundok na ilog. Ngayon, ganyan, kasi ganyan lang sa kalaki ang nangyari, pinalaki niya. Hinukay niya. Pinalabas sa dagat. Kailan pa ito nagbukas? Bali ito, ma'am, 18 years na po ito.
in years in the making, 8 years in the operation. Walang taon pa lang po siya nag-o-open ito sa public. Anong babalik na ba tayo? Opo. Kasi kung magpapahatid tayo sa hotel na. Ayun po. Pwede ba? Opo, pwede po. Let's go na po kayo sa hotel, ma'am. Doon sa ano? Sa 14? Ay, ano pa ba pupuntahan natin? Ano pa? Pupuntahan? Ayun po, ma'am. Wala na po. Lalabas na po tayo ng Maynila. Joke lang po. Ayun, kung saan nyo gusto, ma'am? O, doon na lang. Sa hotel. Pwede sa hotel. Hotel na lang po. Sige po. Sa 14 po. Accessory. Opo. Hindi tayo mag-jeep. Tagal ng jeep dito, no? Ha? Handa lang ng jeep. Opo. Ayun po, ma'am. Kasi pag ganitong hapon na, ma'am, dadalawa na lang ang natitira ng jeep. Pero pagdating ng maaga, marami po yan. Pero halos na ikot na